Brother Wing. Okay, good evening po. Pwede ako mag-share screen? Yep. Okay na. Hindi lang po. Okay. Dito ako banda. Yan. Nakikita niyo po yung mga verses at saka yung sarili ko? Okay lang po? Do you see the verses and ako rin? Yes, Brad. Okay, good evening everyone. Let's pray one more time. Our Father in heaven, we ask that you forgive us from our sins. Please send the Holy Spirit, Lord, be with us tonight as we study your word, as we seek the comfort from your word. Thank you for hearing our prayers. Please bless the family in Jesus' name, pray. Amen. Brothers and sisters, the Bible says in 1 Thessalonians 13:13, ang sabi po dito, I do not want you to be ignorant, mga kapatid, concerning those who have fallen asleep. Ang ating kapatid daw po ay natutulog lang, ayon sa Biblia, lest you sorrow as others who have no hope. So makikita po natin yung mga may pag-asa sa ating Panginoon ay hindi masyado problemado kahit na sila ay mamatay, kasi nakikita natin na ang pagkamatay sa Biblia ay napakadaling solusyonan ng ating Panginoon. Ito ay temporary lang na pagtulog, kumbaga. Ang ating kapatid na pumanaw, ang sunod niyang makikita ay pag sabay-sabay na tayong na resurrect, sa resurrection na po. So, sa atin, parang mahaba pa ang panahon, pero sa kanya, next niyang ay sa resurrection. Makikita natin mga kapatid, na sabi dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, God. So kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay, alam niyo mga kapatid, minsan naiisip natin bakit na malungkot tayo pag namamatay ang ating mga kaibigan, ang mga kamag-anak. Pero nararamdaman din po yan ng ating Panginoon, ng God the Father. Nung namatay si Jesus Christ, siya ay nalulungkot. Pero dahil namatay si Jesus Christ, at nabuhay din siya ulit and rose again, ibig sabihin, mayroon tayong pag-asa na kahit tayo ay mamatay, pwede rin tayong buhayin ng ating Panginoon. Even so, God will bring him to those who sleep in Jesus. Pag tayo ay namatay sa paglilingkod sa ating Panginoon, bubuhayin tayo ng ating Panginoon ulit. Yan ang napakaganda. So, anong gagawin natin? Maniwala tayo sa ating Panginoon, at sumunod tayo sa lahat ng kanyang mga utos at tayo ay bubuhayin ulit ng ating Panginoon. Itong buhay na ito ay napakabilis. Napakabilis mga kapatid. Katulad ng sabi niyo kanina, napakabilis, napakaikli ng ating panahon. Pero ang titingnan natin ay yung pagkatapos nitong buhay na ito, yung susunod na buhay, yung 1,000 years at yung everlasting life. Makikita natin yung proper perspective. Ito ang buhay na ito ay trial lang. Alam niyo, trial lang. 70 years na trial lang, o depende kung ano mangyari sa atin. Pero ito ay trial lang. Ang totoong buhay, mga kapatid, ay yung 1,000 years pagkatapos nito. At saka yung kasama ang ating Panginoon sa langit. At saka yung forever na kasama siya dito sa lupa ulit. 1 Thessalonians 13:14. Ang sabi po ni Jesus, I am the resurrection. Yan. Si Jesus Christ ang nag-imbento ng buhay. Siya rin ang kayang magbalik ng buhay. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Kaya pala yung mga taong nape-persecute, mga martyr, dun sa Biblia, dun sa book na Great Controversy, nung revival, nung pinapersecute sila dahil sa Biblia, okay lang sa kanilang mamatay. Bakit? Kasi naniniwala sila and nakita nila na kaya silang buhayin ng ating Panginoon. Parang unlimited na load.
kahit maubos, hindi ka mamroblema kasi magkakaload ka rin ulit nang hindi na uubos. Yet, ye shall live. O, di ba? Because Jesus Christ, ang boss natin ay si Jesus Christ. Ito ang napakagandang idea, mga kapatid. Si Jesus Christ lang ang kayang bumuhay sa atin pag tayo ay namatay. Therefore, ang ating loyalty ay worth lang kay Jesus Christ. Si Jesus lang, ang ating Panginoon lang ay ang pinaka-worth ng loyalty. Ang kaibigan natin, hindi tayo kayang i-resurrect. Ang pera natin, hindi tayo kayang i-resurrect. Ang influence natin, hindi tayo kayang i-resurrect. Yan, ang organization, hindi kaya. Pero si Jesus Christ, yan, no problem. He is the resurrection and the life. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Bakit ibig sabihin na never die? Kasi nga, natutulog lang. Yung unang death, mga kapatid, ay natutulog lang. Temporary lang yan. Pero pag sinabing will eternal death, yun ang kakakatakot. Kaya pala yung mga martir, yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga missionary, hindi natatakot i-buwis ang kanilang buhay para sa gawain. Kasi itong unang kamatayan ay temporary lang. Ang kinakatakutan natin ay yung ikalawang kamatayan. Yun yung hindi ka na ulit mabubuhay. Yun. Believeth in me shall never die. You will not die if you will not die eternal death if you believe in Jesus Christ. Ayan ang sinasabi sa Revelation 21:8. Ito yung mga mamamatay ng second death. Yung mga duwag, the cowardly, the faithless, the detestable, yung murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Yung mga kasalanan na yan, mga kapatid, ang kailangan natin pag-ingatan. Kung nag-iingat tayo sa ating kalusugan, mabuti, hahaba ang ating buhay. Pero kailangan natin mas lalong pagkaingatan ang mga kasalanan. Dahil pag tayo'y nadaig ng kasalanan, ang naghihintay sa atin ay everlasting death. Hindi yung death na una. Yung death kasi na una ay temporary lang yan. Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So hindi natin matakot, hindi tayo matakot sa unang kamatayan kasi i-resurrect lang tayo ulit ng Panginoon yan. Pero yung ikalawang kamatayan ang dapat natin ikatakot kasi yan yung final. Alam niyo yun yung naiisip mo. Ngayon naiisip mo, pag mamatay, kabubuhayin ka ulit. Pero ang problema, ang puzzle, ang ikalawang kamatayan, yung pwede ka namang nasa langit, pero wala ka dun. Diba? Yun ang nakakabahalang isipin, ang dapat nating tuunan ng pansin. Sabi po dito, yung mga blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. So, pag binuhay na ulit ang mga banal, yan ang mga blessed. Over such, the second death has no power. So pag binuhay na ulit ang mga banal, mga kapatid, ang mga naglilingkod sa Diyos, kahit namatay tayo, no problem. Pag binuhay na ulit ang mga naglilingkod sa Diyos, wala nang hindi isang beses lang tayo mamamatay. Okay lang kung mamatay isang beses, wag lang dalawang beses. Yan ang ating iisipin. Over such, the second death has no power. But they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him 1,000 years. Revelation 20, verse 6. So, yan ang mga ang nangyari. Yan ang nangyayari sa buhay ng tao, mga kapatid. Pero titingnan natin yung positive. Tingnan natin yung 1,000 years. Tingnan natin yung forever. Pag tinignan natin yan, kasi pag tinignan natin yung mga negative, negative din maintindihan natin. Pero pag tinignan natin yung mga positive, yun, di ba? Bakit si Stephen binabato ng bato? Pero ang nakikita niya ang Diyos sa isip niya, sa vision, di ba? Bakit yung mga disciples, pinagpapapatay sila, pero ang nakikita nila ay yung glory dun sa kabila ng kamatayan. Napakaganda. Pag maglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, yan ang promise ng Diyos para sa atin. Bakit nga ba tayo namamatay? For the wages of sin is death. Nung wala pang kasalanan, wala pang kamatayan. Nung magkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. At pag binasa natin yung Revelation, three chapters of Revelation na huli. Yung unang dalawang chapter ng Revelation, unang dalawa o tatlong chapter, walang kasalanan, walang kamatayan. Yung tatlong o dalawang last na chapter ng, oh,
unang dalawang chapter ng Genesis, walang kasalanan. Huling dalawang chapter ng Revelation, wala rin kasalanan at wala rin kamatayan. Therefore, yung nasa gitna, ano siya, kung kailan siya may kasalanan, dun din may kamatayan. Therefore, ang kalaban natin mga kapatid ay ang kasalanan. Yan, the wages of sin is death. But the free gift, may problema tayo lahat. Ang kasalanan, therefore ang kamatayan. Pero may solusyon ang Panginoon para sa atin. Ang libreng biyaya ng everlasting life. Kanino matagpuan? Kay Jesus Christ. Ang Diyos lang ang kaya magbigay sa atin ng eternal life, mga kapatid. Napakaganda ng eternal life. Free! Hindi natin kailangan magbayad, hindi natin kailangan magtrabaho. Libre lang yan. Maniniwala lang tayo sa ating Panginoon. At sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Sabi po dito, Revelation 2:11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Anong ibig sabihin ng conquers? Yung nagtagumpay. Nagtagumpay sa kanyang mga napanagumpayan ang mga kasalanan. Sabi ng mga disipulo, paano ba yan? Kaya ba yan? Sabi ng Panginoon, with man it is not possible, but with God everything is possible. Pag-aasa tayo sa ating Panginoon, alam niyo, tayo parang lumulubog na lumulubog na bato. Pero pag humawak tayo sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon, lulutang tayo mga kapatid. Ganyan lang yan. Mag-aasa lang tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang gagawa sa ating buhay. He is the author and the finisher of our faith. The one who conquers will not be hurt by the second death. Kaya yun ang objective natin. Tayo mga buhay pa, may pag-asa pa tayo na na magpakabait. Not be hurt, mag-conquer. Sabi dito, huwag tayong matakot. Do not fear. Alam niyo ang pagkatakot sa Biblia, parang hindi siya maganda. Sabi kanina yung mga fearful. And sabi dito, do not fear those who kill the body. Kaya pala yung mga martyr, hindi sila natakot kahit ibitay sila. Nabasa niyo na po ba yung Great Controversy? Kahit sunugin sila. Ayaw mong maniwala sa amin, ang pinapaniwalaan ng Bible, susunugin siya dito sa ganito. Will you recant? Sabi nila, bakit kami mag-recant? Eh, yan ang nakasulat sa Bible. Mamatay na lang kami kaysa mag-recant. Yan ang nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan din ang nangyari kay Daniel, tinatapon siya sa lions din. Yan nangyari kay kila dun sa mga reformers. Sila, yung sa Great Controversy na book, hindi sila natatakot dun sa kayang pumatay ng ating temporary na katawan. But ang kinakatakot nila ang Diyos kasi yun ang kaya pumatay ng yung ating kaluluwa forever. Fear Him who can destroy both soul and body in hell. So, temporary lang ang unang kamatayan. Pero mga kapatid, dun tayo sa positive. Ito ang solusyon. Dahil mahal tayo ng Diyos, for God so loved the world, kasama tayo lahat dun. Kahit na gaano karami ang ating kasalanan mga kapatid, no problem. That He gave His only Son, that whoever believes Him should not perish but have everlasting life. Bakit pa tayo mamamatay ng ikalawang kamatayan kung libre naman ang kaligtasan? Kung lahat naman ng kasalanan natin ay pwedeng patawarin, di ba? Parang, may amnesty. Bakit ka pa mag-rebelde kung meron namang amnesty? Di ba? So love the word that he who believes should not perish but have eternal life. John 3:16, ating pinaka-popular na verse. Ang kwento, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nakapako sa cross, merong magnanakaw na dalawa, the thief on the cross. Ano kayang ginagawa ng magnanakaw sa buong buhay niya? Kundi magnakaw lang siya ng magnakaw. Pero nung napako siya katabi ang si Jesus Christ sa cross, nagsisi lang siya, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, sigurado ngayon, maliligtas ka. Today, thou shalt be with me in paradise, sabi ng ating Panginoon. Of course, hindi sila pumunta sa paradise nung panahon, nung araw rin na yon, kasi nung nabuhay si Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, pag do not touch me, sabi niya kay Maria, nung ma-resurrect si Jesus Christ, do not touch me, kasi uuwi pa ako sa aking ama sa langit. Ibig sabihin, hindi pa siya umuwi. Therefore, ibig sabihin nito, mali lang yung pagkalagay ng kama.
Verily, verily, I say unto thee today, thou shalt be with me in paradise. Biro nyo natin mga kapatid, nakakapagtaka. Ang kaligtasan ng Panginoon ay walang limit kahit gaano karami ang ninakaw ng thief on the cross, yung magnanakaw na kasama ni Jesus Christ, makrucified. Isang pagsisisi na lang niya, maliligtas na siya. Naiintindihan ba natin si, ito talaga ang napaganda kong i-discuss. Kasi yung kaligtasan, nakakamangha. Si Moses, nakapatay siya ng tao sa Egypt. Pero siya ang pinapayagan ng Panginoon na maghawak ng Ten Commandments pababa galing sa Sinai. Ang galing mga kapatid, no? Si Pablo, ang dami niyang, ay si Saul, ang dami niyang pinersecute. Pero pinapayagan siya ng Diyos na isulat ang kalahati ng New Testament almost. Napakang ganda. Ano pong sabi ng Biblia? Bakit ganyan? Bakit pwedeng maligtas si kahit na marami tayong kasalanan? Ang sabi po dito sa Romans 5:20, where sin abounded, grace abounded much more. Yan ang objective ng ating Panginoon, ay maligtas tayo lahat. Kung gaano man karami yung kasalanan natin, kaya yan patawarin unlimited ng ating Panginoon. Grace abounded much more than sin. Yan po. Ito ang nakaka-konsensya mga kapatid sa Romans 5:8. But God commended His love toward us that in that while we were yet sinners, nung wala pa tayong pakialam sa Panginoon, nung wala pa tayong pakialam sa Ten Commandments, nung wala pa tayong pakialam sa batas, nung wala pa tayong pakialam sa gawain ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsasuffer. He died for us. Mahal tayo ng Panginoon kahit di natin siya pinapansin. Mga kapatid, nakakakonsensya ito. Romans 5:8. Ito mga kapatid, sabi dito sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ. Ibig sabihin, pwede tayo mabuhay. Anong gagawin natin habang tayo ay buhay? Gagawin natin yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Siya ay nagpapakain ng mga nagugutom, siya ay tumutulong sa mga tao, siya ay nag-comfort. Yan ang mga, to live is Christ. And to die is gain. Ibig sabihin, kung mamatay man tayo sa gawain, yan ang pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi siya rin namatay sa gawain. Pag namatay tayo at marami tayong ginagawang mabubuting mga bagay, wow! Sabi ng Bible, to die is gain. Kasi yung ating example ay malalaman ng mga tao at gagaya sila sa ating mga ginawa. Yan! So sabi po dito, the righteous perisheth. Minsan mahirap maintindihan bakit namamatay ang ating mga kaibigan. Pero sabi po sa Bible, the righteous perisheth. Kahit ang mababait na tao, namamatay. And no man layeth to it heart. Hindi sila namumroblema. The merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from evil to come. Bakit pinapayagan ng ating Panginoon na pumanaw ang mababait? Yun daw ay para mailayo sila sa mas masasamang mga bagay. O, di ba? Ibig sabihin, ayaw talaga ng Diyos, gusto na talaga ng Diyos na tayo ay maligtas. Yan po ang nakasulat sa Isaiah 57:1 and 2. Sa ating mga nabubuhay, ito po ang Ecclesiastes 9:5. Mga bata, pakinggan niyo ito. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Ang ating Biblia po ay nagsasabi na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay tulog. Yan ay walang nalalaman. Parang tulog yan. Kahit hindi yan nag-iisip, hindi yan kung saan-saan pumupunta. Yan po ang sabi sa ating Biblia. They neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. So the dead know not anything. Kailan sila ulit magigising? Sa resurrection. Okay? Ano mangyayari sa katawan kung tayo ay pumanaw? Yung ating katawan ay ma-decompose at pupunta sa earth. And yung espiritu ng Diyos, yung parang software yan. So, yung parang software, yung ating ugali, ma-save yan doon, isi-save yan ng Diyos sa mga hard disk sa langit. Para pag binalik, binigyan ulit tayo ng brand new na katawan, ibabalik niya yung software. Yung software, i-re-restore from backup yan. So yung ugali natin mga kapatid, dito sa lupang ito, yung natutunan natin, natuto ka mag-piano, natuto ka mag-computer, natuto ka, lahat ng natutunan mo dito, na panood ko lang kay Doug Bachelor,
ay maano, masisave yan. Pag tayo namatay, alam ba, magaling ka mag-flute. Pag tayo ay pumanaw, nakasave yan. Pag nabuhay na ulit tayo, marunong ka pa rin yung alam mo. Pati yung ugali. Kasi ang ugali ay hindi ma-erase yan. Kaya dapat ang ugali natin ay maayos na rin ngayon. Kasi hindi yan. Kung hindi papasa ang ugali natin, problema. Pero habang nabubuhay pa tayo, mayroon napakagandang quote, mga kapatid. Diba sabi doon, the righteous are taken away para maiwasan ang more evil? Yan, napakaganda. Ibig sabihin, ang Diyos talaga, hindi tayo hinuhuli sa ating kasalanan. Hinuhuli tayo sa ating kabaitan natin, di ba? Tingnan natin, may isa pa ditong quote. Pero, for since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Christ, God will bring with Him those who have fallen asleep. Pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, bubuhayin tayo ng ating Panginoon, those who have fallen asleep. Yan, bring with Him those who have fallen asleep. Lahat tayo magtatagpo-tagpo. Someday, kasama natin yung mga ibang naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon ay hindi natutuwa sa kanino mang kamatayan. Actually, nung sa Sodom and Gomorrah ay sa ano yung pinuntahan ni Jonah, sabi ng Diyos, kawawa naman pati yung mga baka mamatay. Pero nagsisi sila, hindi sila na sunog katulad ng Sodom and Gomorrah. For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord. Anong solusyon? Magsisi. Tayo ay umikot ng ating landas at magsisi tayo at tayo ay mabubuhay. For I have no pleasure in the death of anyone. That especially yung second death. Ayan pa. In-emphasize pa sa Ezekiel 18:23. Have I any pleasure at all in that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live. Alam niyo mga kapatid, hindi ang Diyos natutuwa sa atin pag tayo ay gumagawa ng kalokohan. Pero hinihintay niya tayong magsisi. At kung alam niyang magsisi, alam niyo mga kapatid, ang Diyos nakikita niya hanggang dun sa dulo. Nakikita niya ang future. Pag nakikita niya na itong si Serwin ay magsisisi ito, pagtanda niya, hindi niya papayagan na mamatay ako. Kasi magsisisi pa ako. Pero pag mabait na ako, baka sabi din sa isang verse, ay ano daw eh, yung mababait daw ay kinukuha na para hindi mapahamak later. So kung masama akong tao at nakikita ng Diyos na dun sa dulo ay bigla akong mabait, magsisisi ako, hindi niya papayagan na may mangyari sa aking masama para lang makarating ako dun sa panahon na magsisisi ako. Tingnan niyo ito. Wala pa pala. Next. And just as it is appointed to man to die once and after that the judgment. Kasi ang problema natin, pag namatay, pag tayo ay pumanaw, lahat naman tayo siguro, papunta rin dyan, maliban kung mag-second coming nga. Ang pagkatapos dyan, judgment. Yung judgment, pagising natin, judgment na. Either for good or for heaven or for hell. Yan. Kaya yan ang problemahin natin tayong mga nabubuhay pa. Ito naman mga kapatid, positive naman. Bakit precious daw? Sa tingin ng Panginoon, ang kamatayan ng mga saints. Ibig sabihin, pag tayo ay namatay sa paglilingkod, mga kapatid, pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Ano, proud siya. Sabi niya, ito, ano ito, faithful ito. Kasi saints ito, nung siya'y buhay pa and namatay siya dahil sa kanyang gawain, dahil sa pagkamartir. Yan, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So, anong gagawin natin sa ating buhay? Sabi sa Ecclesiastes, the whole duty of man, love God, fear God, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Para naman sa ating mga naiwan, halimbawa yung katulad nating mga pamilya na naiwan tayo ng ating mahal sa buhay, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ayan po, may blessing po. Dahil makukomfort tayo, nandyan ang ating simbahan, nandyan ang ating mga kaibigan, and especially, nandyan din ang ating Panginoon. Dahil nararamdaman ng Panginoon ang nararamdaman natin. Kasi, sabi nga nung namatay si Lazarus, sabi, Jesus wept. At ang ating Panginoon sa langit, ang anak din niya si Jesus Christ ay namatay. So, nararamdaman niya lahat ng nararamdaman natin mga kapatid. So, huwag tayong mabahala.
kasalanan. Therefore, bakit na tayo namamatay? Reminder, just as sin came into the world through one man, death through sin. And so death spread to all men. Mamamatay ako mga kapatid dahil yung tatay ko may kasalanan. Ako may kasalanan. Yung tatay ng tatay ko may kasalanan, etc. Hanggang kay Adam. Dahil nagkasala si Adam and Eve, mamatay tayo. Yan, di ba? Pero dahil kay Jesus Christ, lahat din tayo pwede mabuhay ng walang kamatayan. Everlasting life. He will swallow up death forever and the Lord will wipe away tears. Yan ang napakaganda. May kamatayan pero kayang tanggalin niya ng Panginoon. God will wipe away all tears from their faces and reproach from His people. He will take away all away from all the earth for the Lord hath spoken. Paano natin masisigurado? Mabubuhay ulit tayo? Yan ay sabi ng Panginoon sa Isaiah 25:8. God will wipe away tears. Kung kayo ay nalulungkot ngayon mga kapatid, papalitan ng Diyos ang kalungkutan natin ng kasiyahan. Pag nabuhay tayo ulit sa resurrection and naligtas tayo, God has spoken. Lahat ng bagay ay may panahon. For everything there is a season, a time for every matter under the heaven. A time to be born and a time to die. Ecclesiastes 3:1-2. Alam niyo mga kapatid, lahat din tayo mamatay. So ang question na lang, anong gagawin natin habang tayo ay nabubuhay? For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life. And I will raise Him up on the last day. Wow! Doon tayo tumingin sa dulo. Yun sa resurrection, doon tayo tumingin mga kapatid. Diba pag matutulog tayo, anong iniisip natin? Yung kinabukasan, anong gagawin ko bukas? Yun, hindi yung pag matutulog tayo. Ganyan lang ang kamatayan. And God raised the Lord up will also raise us up by His power. Sino ang kayang magbuhay sa atin? Ang Diyos lang. Kung sino kayang bumuhay sa akin mga kapatid, dun lang ako magiging loyal. Dun lang ako magiging loyal kasi kahit mamatay ako, kaya akong buhayin ng Panginoon. Therefore, our loyalty should be only to God. Kung sino yung kayang mag-resurrect sa atin, yung kaibigan natin, yung grupo natin, hindi tayong kayang buhayin yan. Kahit yung mga pera nila, hindi tayong kayang buhayin yan. Pero ang Panginoon, kahit mamatay tayo, i-refund tayo ng buhay. Kaya tayong i-resurrect. Ayan, last 3. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yun ang tanong sa ating mga nabubuhay pa. Paano tayo? Yan ang napakahalagang question. Paano natin mapupunta yung eternal life? Hindi tayo mapupunta sa everlasting contempt. Yan. Tayo ay maniwala sa ating Panginoon. Ito mga kapatid yung sinasabi kong napakagandang verse. Napakagandang quotations kay Ellen White. Tingnan nyo ito. Galing sa book na Prayer by Ellen White, page 255, paragraph 3. As long as there is hope, until they resist the Holy Spirit to their eternal ruin, men are guarded by heavenly intelligences. Habang may pag-asa pa na tayo ay magsisisi, kung masama man tayo at matigas ang ulo, hanggang pa, na, alam nyo, ang Diyos nakikita niya yung dulo kasi. Nakikita niya, ito si Sherwin, magsisisi ito after ano. Kaya wag na natin papayagan mamatay pa kasi natigas pa ulo. Di ba? Men are guarded by heavenly intelligence. Binabantayan tayo ng mga anghel. Sabi ng Diyos, bantayan mo yan kasi mabait yan dun sa dulo. Sa dulo magsisisi yan. Napakaganda. Talagang nung mabasa ko ito mga kapatid, natutuwa ako kasi hindi pinapayagan ng Diyos tayo na makatulog tayo sa kamatayan na hindi tayo magsisisi. Kung alam niya na tayo ay magsisisi balang araw. Diba ang galing, paano, ang galing napaka nakakamangha itong quotations na ito. Ito po. For closing, for the Lord Himself will descend from heaven. Balang araw, ang Diyos, bababa, galing sa langit. Pero hindi siya uapak sa lupa, dyan lang siya. With a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yan ang panalangin natin mga kapatid, na pag tayo namatay, mamatay tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon.
Ang sabi po dito, sunod, last. What do you imagine against the Lord? Kaya ba natin, kaya ng mga kaaway ng Diyos, talunin ang Diyos? Siyempre hindi. He will make an utter end of the enemies, and affliction will not rise up a second time. Ibig sabihin mga kapatid, sa balang araw, pag natanggal na ang kasalanan sa buong mundo, wala nang kamatayan. Hindi na rin ulit magkakaroon ng kasalanan, wala nang sakit, wala nang problema, wala na rin kamatayan. Affliction shall not rise up a second time. Nahum 1:9. So, ito na ang huling verse dito mga kapatid. Nakikita natin kung ano yung mga yung broad view ng ating buhay dito sa mundo. Kung ano ang cause, kung anong solusyon, especially dun tayo tumutok sa solusyon at kung anong gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. So, parang magpe-pray na tayo ngayon, Sister Rose, no? We are going to pray. Let's pray. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, for giving us life. We thank you for giving us salvation, for providing the plan of salvation, Lord. We thank you for inventing human life, inventing our body, for breathing into the nostril of Adam the breath of life, for putting him together, Lord, from the earth, and for giving him life, for giving him the capability to worship, for the opportunity of life. We ask that you forgive us, Lord, the whole humanity, forgive us from our sin, that we did not believe you, but we believed the serpent. Lord, teach us to believe you in this trial of the, in this life, temporary life. Make us faithful, Lord. We ask that you please make sure that we learn how to be faithful so that when you resurrect us, we will be faithful, Lord, and we will not bring affliction back to this earth. I especially pray for everybody who is here in this Zoom and everybody who is going to watch and listen later. We ask that you bless us, Lord, with the Holy Spirit. Empower us to overcome so that we might be resurrected. We might believe. We might pattern our lives to Jesus Christ. Give us wisdom and understanding, Lord, to serve you until the end, like all the happy other people who went already before us. Help us to be faithful, help other example to be our inspiration, and help us to learn from their good example. Thank you for hearing our prayers and for saving us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 To that.